Welcome to Mira's Farm. So today's video, hulaan nyo na saan ako. Anyway, actually, andito pa ako sa airport. So it's my flight today. Yay! After almost four years, guys, ngayon lang uli makauwi, di ba? So anyway, so I'm here now. Tapos na akong dumaan sa mga pagsusuri. Anyway, nandito na ako sa boarding gate. So naghihintay na lang ako ng 11 o'clock. Maaga talaga ako pumunta, guys. Ito yung pinaka number one yung i-consider pag may flight kayo. Maaga kayong pumunta para iwas stress o iwas pressure, okay? So dito na ako naghihintay, ang aga-aga ko. Actually gutom na ako, so mamaya-maya maghahanap ako ng makakain. But before that, mag-sanitize muna tayo. Diba? Diba, sanitize all over. So yes, guys. So, mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung experience ko na yung magbiyahe during this time. So, isi-share ko sa inyo. Okay? So, keep watching. Yes, guys. Kwento time. So, gusto ko nang i-share sa inyo kung ano yung mga kailangan. Actually, huwag tayong magpanik kung ano yung mga kailangan natin kapag tayo yung magbiyahe, okay? So anyway, so first thing to consider, of course, yung mga requirements. Alam natin yung mga requirements natin, right? Number one is, so FW, ang number one is yung, of course, yung ticket natin, yung passport natin, na dapat nandyan na yan. So, other than that, diba, kailangan natin ng health pass, kailangan natin ng PCR test 48 hours before yung valid for 48 hours is basically. So yes, so pagdating ko dito sa airport, dapat natin tatandaan, i-print pala lahat ng mga documents niyo. So makakatulong yun. Sige nga, tanggalin ko na. Ako lang naman dito mag-isa, guys. So anyway, may isa doon pero malayo kami. So anyway, maaga akong dumating. So i-share ko lang sa inyo yung experience ko. Kasi for almost 4 years, hindi ako nakauwi sa Pinas. So parang hesitant ako sa lahat ng bagay. Lalo na ngayon, ang daming requirements, di ba? So anyway, huwag tayong mabahala. Basta ang number one natin i-consider is yung number one talaga, yung health pass, guys. Okay? I-print niyo yung health pass niyo kasi bago kayo makarating doon sa mag-check ng luggage niyo, nasa pila pa lang kayo sa time ko. Baka ngayon lang to dahil maraming pasahero. So nagpila pa lang kami papunta sa pag-check-in ng luggage. Meron ng mag-check na mga crew, mag-check na ng mga papers nyo. So number one na hinahanap nila is yung mga requirements natin. So number one, PCR test, hinahanap nila yan. Kung wala kanyan, lalong tatagal yung paghihintay o pila. Number one, as I've said, is PCR test. Number two, health pass. Kinukuha nila, chine-check nila. Sa side ko, hindi ko na-print yung health pass ko. Pero the rest of the requirements na-print ko. Yung health pass lang. Pero ang ginawa ko, binigay ko lang yung QR code ko. Yung nag-screenshot kasi ako nung gumawa ako ng health pass. Nakalimutan ko lang i-print. So, number two is health pass. Number three, of course, yung vaccination card. Or kung wala kayong vaccination card, i-print nyo lang yung mga vaccination history nyo sa Al Hussein. So yun, i-print nyo yun. That is number 3. So of course, the other thing is your passport and your ticket. Okay, so sa ang yung health pass pala, kailangan siya gagawin nyo na like 3 days before yung flight nyo. Kunwari ako, yung flight ko is 13. So ginawa ko na siya nung 10. Okay? Anyway, kung hindi pa 3 days, hindi nila i-accept yan. So
malalaman nyo na hindi ka nasa 3 days kung ano. As I've said, kailangan 3 days before yung flight nyo kayo mag fill up ng yung health pass. Merong kabayan just now kasama ko, hindi siya nag log in sa health pass, or wala siyang health pass in short. So ang gagawa pa siya, kaya siya dun, natagalan siya. So para hindi matagalan, kumuha na kayo 3 days before yung flight niyo. Oo, 3 days before the flight. Mabilis lang naman lahat doon, mabilis lang naman sagutan. Tapos kada may gagawin kayo, screenshot niyo kung makalimutan yung i-print, at least may screenshot kayo, di ba? Anyway, magsisend din sila sa email niyo. So kung hindi niyo ma-open yung email niyo, so much better kung screenshot niyo lang para meron kayong ipapakita, katulad sa nangyari sa akin, nakalimutan kong i-print. Sa lahat ng pag-prepare ko, yung one pass health pass, parang nakalimutan. Okay? So, anyway, yun lang yun. So, tingnan natin pagdating ko sa Singapore. Ngayon, nasa Dubai pa ako. So, let's see what will happen kung darating na tayo sa Singapore. So, update ko na lang kayo. So, yes, guys. Continue watching. Yes, guys. Andito pa din ako. So, actually, dumating ako dito mga 9 o'clock. So, yung flight ko 11 pa lang. 11:30, o diba? Napakaaga ko. Kasi ayoko ng alam mo yung magbibiyahe ka na ma-stress ka. So, gusto ko yung relax lang ako para yung beauty, hindi ma-stress. Joke. Anyway, so basta guys, sundin nyo lang yung kung ano yung mga kailangan. So, wala kang magiging stress. Napaka-smooth yung alis ko. So, prepare ko na lahat in one folder, tapos kuha na lang ako kung ano yung gusto nila. So kaya dire-diretso ako, tapos yung passport ko pa na scan siya agad. Alam mo yung hindi ka na kailangan sa immigration, hindi ka na kailangan dumaan sa tao, yung machine na lang. So diretso, as in napaka-smooth, thanks God, napaka-smooth ng pagpasok ko. What I mean to say, so yan ang pinaka-importante. Sana wala tayong magiging problema until Philippines. So yes, so basta yung mga kailangan, prepared nyo lang, wala kayong magiging stress. Okay, so napaka-smooth. So mga 30 minutes nasa loob na ako, napakabilis talaga. Doon maraming tao, pero ang bilis ng process dahil meron na ako lahat, piniprepare ko na lahat. Talagang inaano ko na kompleto ako sa mga papel na kailangan nila. So, yes guys. So, yun lang. Pag kayo'y umuwi, prepare your things and documents. And then come earlier than the time. Like me, 4 hours before the flight. So, hindi na ako ngarag. So, magbablog-vlog na lang ako. O, diba? O, ganyan lang guys. So, ganyan din ang gawin nyo. Huwag kayong ngarag, diba? So, mawawala yung beauty nyo. Okay, see you. Keep watching for the update. Pa Singapore tayo. So let's check the Singapore airport. Hindi naman tayo pwedeng lumabas. It's only one hour and a half lang yung aking layover. So I will just sit down there. So I will update you guys. Okay. Hi guys. Andito na. Papasok na ako. Okay. Andito na ako sa airplane. Yan, papasok na ako. So, thanks God, everything is smooth. Andito na sa airplane, guys. A few minutes later.
kaya nakalabas kami kasi transfer lang nga, 'di ba? So lalabas kami. Pupunta kaming washroom. Yes, guys. So this is Singapore. Hi Singapore. Hindi nga lang kami makalabas. Singapore. Welcome to Singapore. Bawal lumabas, guys. Ito na. Yan, ito ng washroom. So, washroom lang kami. Washroom. I'm here now in Singapore. So, connecting flight ako. So, hindi naman sila stricto, guys. Wala naman silang hinihinging mga papers. Yung hinihingi lang nila is passport. And your boarding pass. Ganun lang. Tapos, boarding ka na. Okay? So, see you. Update more later. See you. Lubat na ako at in walang tulog kagabi, so lubat na lubat ko. So, hinintay ko lang yung kapatid ko na makarating dahil sabay kaming uuwi sa Cebu. So yes guys, so update ko lang kayo. So basically sa pagdating mo dito sa Manila, hahanapan ka ng ano, all those things. Number one is yung PCR mo. Number 2 is yung one health pass. Number 3 is yung, of course, boarding pass will be there. And then the last one is the vaccine history or certificate. So, yun lang yung hinihingi nila, guys. So smooth naman lahat so far, wala akong naging problema. Tuloy-tuloy as long as kumpleto yung papers mo. Yung iba dito na nag-fill up ng one health and mga health pass, so mas nakaka-stress yun, nakaka-pressure. So mas mabuti prepare niyo lahat para pagdating niyo smooth yung daloy ng inyong pag-travel. Okay, so just prepare all your documents para smooth lahat. So that's it guys, so until next vlog, watch and subscribe.
Hi guys, ayan na, it's time to go Cebu. So ayun na, kasama ko yung aking sister Lisa. Hello. And aking pamangkin na malaki pa sa akin. So yes guys, uwi na kaming Cebu. So yes, our flight is at 8. So kailangan na namin mag-check-in guys. Okay, continue watching. Bye. Yeah.